Malaki ang na-menos at naitipid ko nung nagpagawa ako ng kitchen aluminum glass hanging cabinet. Kumpara sa wooden cabinet na nagpa-quotation ako ay kinukontrata nila ako ng 43,000 at yan ay hindi ako pumayag hanggang sa ito nga ay nagpagawa ako ng ganitong aluminum glass hanging kitchen cabinet. At yan nga guys, napakalaki po ng aking na-menos at naitipid. Halos 30,000 pesos po ang aking na-save nung ako ay nagpagawa ng ganitong kitchen hanging cabinet. So ito guys, idedetalye ko sa inyo yung buong sukat nito at yan nga in-interview natin yung mismong gumawa nito at sasabihin niya kung anong klase ang ginamit niya ditong materyales at yan nga kitang-kita nyo. Napakaganda guys, talagang sulit na sulit ang ginastos ko rito kumpara dun sa aking kinukontrata sa akin na halagang 43,000 sa ganitong kitchen cabinet. Kumbaga ito'y aluminum glass, ito yung nga yung kahoy ay 43,000, so napakalaki ng diferensya. Kaya guys, sa mga nakakapanood nito, kaya ko po i-share ito para magkaroon din kayo ng idea. If ever na kayo'y magpapagawa ng kitchen hanging cabinet, eh ganito na po ang ipagawa nyo, malaki ang massive save nyo. So, ito nga example, at yan nga ay i-interviewin natin itong si Sir Romel na kung saan siya ay gumawa ng aking jalousie window. And then ito nga at nagpagawa na ako ng aking kitchen hanging cabinet. So kapatid, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at Facebook page, ay paki-subscribe at i-follow mo na ito at i-share na rin ang video para mapanood ng ating mga kababayan na nangangalap ng impormasyon at balita, lalong-lalo na sa pagpapagawa ng bahay, lalong-lalo na sa ganitong kitchen cabinet na kung saan tayo talaga'y malaki ang matitipid. Kagaya ko ay 30,000 ang naisave ko kumpara sa unang nag-quotation sa akin. So yun nga guys, ito po't panoorin natin at siyasatin nating mabuti at yan ay malalaman natin kung magkano nga ba ang kabuang kontrata sa akin dito ni Sir Romel at yan nga ay ididetalye pa niya ang bawat mga materials na ginamit niya dito at yan nga yung quality ng pagkatrabaho nito ay para makita nyo rin. So ito po't panoorin natin. So guys, bali ito na po yung aking pinagawa na kitchen hanging cabinet na aluminum. So ito ay made by order. Yan, marami po akong pinabago sa pinakita sa aking example. Dito muna pa na. So ito po, makikita po natin to step by step kung paano na itong Phoenix. And then yun nga, ma-interview natin si Sir about sa mga quality ng materials na ginamit niya dito. And then yun nga yung halaga per square foot kung magkano niya ito tinatanggap. And then dito nga guys, yung total na kontrata sa akin, eh malalaman nyo dito kung magkano. At the same time, yun nga yung sinasabi natin na ito ay practical kumpara sa mga wood. Maganda ng tingnan yon and then mas mahal pa kumpara dun sa mga wood hanging cabinet. Eh ito, aluminum with glass, depende rin sa inyong kagustuhan. Pwedeng smoke yung hindi malabo siya, pwedeng tinted, pwede rin puro aluminum. So, nasa choice nyo yun. And then guys, kagaya po nung last na i-finiture ko, yung Jalo Plus window at yung nagpadagdag pa ako ng isang sliding window, inagustuhan ko yung kanilang trabaho. Kaya tulad ng sabi ko sa vlog na yon, eh magpapagawa ako ng hanging cabinet dito which is eto na ngayon at makikita natin yung quality ng pagkagawa nito. So guys, kung napapansin niyo yung cabinet, wala siyang cover sa likod kasi eto na nga yung i-fix sa pinakapader. And then yung pinaka-wall niya, pina-skin coatan ko muna ito bago ikabit yung hanging cabinet para magmukha siyang pinturado and then mas maganda siyang tingnan. So guys, etong at kausapin na natin si Sir Romel, hingihan natin siya ng detalye ng bawat mga materials na ginamit niya dito sa hanging kitchen cabinet. And at the same time, yun nga kung magkano ang square feet at ang kabuang halaga nito na kontrata niya sa akin ay malalaman po natin na talagang napakalaki ng aking na-menos kumpara sa quotation sa akin na halagang 43,000 sa wood hanging cabinet kumpara dito sa aluminum window glass hanging cabinet. So guys, bali ito ngayon, i-interviewin ulit natin si Sir Romel tungkol dito sa pinagawa kong hanging kitchen cabinet na aluminum. So ito ngayon, tulad ng sinasabi natin kanina, na mas practical or mas makakasigurado tayo dito na hindi aanahin. So ito na nga, na-install nila, malinis na lahat. At interviewin natin si Sir kung anong mga quality ng mga ginamit niya dito or anong klase at yung haba nito. So ito nga, bibigyan din tayo niya ng detalye kung magkano ang per square feet ng tanggap niya rito. So, ito si Sir Romel, siya rin yung gumawa nung binlog ko nung nakaraang araw na mga Jalo Plus window at yung pinagawa kong sliding window. So, ito nakikita natin. Maganda, malinis. Ang diskarte ko nung pinagawa rito. Yeah, pakibukas nga sir. Ayan. Ayan. Dahil magnetic siya. Okay. So, ayan. So, ito naman, yung dito sa both side, kabilaan, sliding siya.
So may mga choose tayo na smoke yung hindi siya clear na ganito. Nasa sa inyo, pwedeng tinted or puro aluminum lang. So ito lang pinakita ko yung example dahil maganda nga ang setup. So ito, interview natin si Sir Mel. Sir, tatanong lang natin para mapaliwanag natin sa mga viewers natin na kung anong quality ng mga ginamit mo dito yung aluminum, yung pinaka-frame niya at pati yung glass. Sa frame po, ang aluminum po niya ni One Sky. Ano sir? Dito tayo sir. Sa aluminum po, ang brand po ng aluminum ko, One Sky. One Sky yung brand ng aluminum. Yung framing po, ang ginamit yung framing, Uno Media. Uno Media, itong... May Uno, opo. Okay. 1.5x1, yung pinaka-frame niya mismo. So ito nga palang layer na to guys, ni-request ko na removable siya. In case na meron akong ilalagay na malaki na hindi kakasya dito, so pwede siyang alisin yung nasa gitna na yan. So depende rin sa inyong kagustuhan. Okay. So bali yung brand nung aluminum na ginamit niya, One Sky. And then 1.5x1 inch yung... ano nitong yung pinaka-framing niya. So, bali yung lapad nito, sir, yung haba pala, I mean. Yung haba niya, 114 inches. So, 114 inches. So, almost 3 meters. Tapos yung kanya pong taas, yung taas naman, yung... 36 inches. 36 inches. Mula dito or ito lang? Simula po dito. Okay. So ayan guys, nakikita natin maganda at malinis pagkatrabaho. Pero itong ano naman, yung... 15 inches po sir. 15 inches naman mula sa wall hanggang dito. Apo. So sakto lang talaga pang kitchen hanging cabinet. So mas pinili ko ito dahil meron akong kamag-anak na napakaganda ng kanyang ano, mga kahoy. Pero hindi niya nalaman nung bandang huli na, inaanay na pala yung loob. So nakikita ko rin sa mga ibang vlog ito. So, ginamit ko to bilang practical, kaya nai-share ko sa inyo guys. And then, ito nga, yung sinabi ni sir, meron pang ano to. So, itong wall na to, di ba pinakita ko sa inyo kanina, pina-skim coat ko muna bago ko ipa-fix kasi open siya. So, sa kontrata, pwede naman siyang meron ding back cover or sa wall niya. Pero mas kung pipiliin niyo ganito na wala rin, mas less din po sa kontrata yun, sa presyo. Siyempre, mababawasan ng materials na gagamitin. So ito naman, kaya ko pinapakita sa inyo, maganda naman siyang tingnan. Nag-combine naman siya dito sa black and white. I mean, dito sa chocolate brown and white. So yan ang pinili ko dahil ganito na yung existing sa ilalim. So ayan, pakita ko sa inyo setup. So ito sir. Ito pinaka iniintay ng lahat. Ang magkano ang kontrata mo dito per square feet? Kasi ganyan ang laban ng bayan, square feet. Ako. Magkano ang per square foot mo dito? Pag sa hanging cabinet po na ganyan, machine po. Tapos brown lang po. 450 po. 450 per square feet. Per square feet po. Tapos pagka yung? Pagka sa brown po. Sa brown, yung ganito? Ako. Pag sa puti po, 500. Pag sa puti ang kulay, 500. Kasi okay. Merong black, merong white. Opo, opo. And then depende pa sa inyong ipapadagdag na... shell. So ito, talagang sulit na para sa akin dahil maganda yung pagkatrabaho, malinis, walang sabit, walang sablay. Talagang sinigurado niya sa mga bata niya na walang maipipintas. Kaya sigurado meron pa ulit ako ipapagawa sa kanya. Dahil... kung para sa mga wood, nasa estimate gagastos ako ng 25 to 30,000, eh dito na ako. Kasi, ayan, nakuha naman niya yung gusto ko, yung ni-request ko. Dito, hindi ako mangangamba na aanayin ito. Tsaka sigurado naman yung pagkaka-fix niya sa wall, na malalaking screw with tox ang ginamit dito, talagang... quality ang pagkatrabaho. So ang tanong, magkano nga ba ang napakamurang kontrata sa akin ni Sir Romel dito sa aking kitchen hanging cabinet? So ang sukat po nito ay 114 inches pahaba at yung pong pinakalapad niya or depth ay 15 inches. And then yung height po niya, yung mismong pinaka-cabinet niya mula dito sa may pintuan hanggang taas, 36 inches. Bukod pa po yung 8 inches na nandito sa baba na lagayan din ng mga gamot, condiments. Ayan, at nakikita natin guys, with lock po ito, swing door yung nasa gitna,
yung both side ay sliding door. At sa mga interesado pong magpagawa or mag-inquire kay Sir Romel, nasa pin comment po ang kanyang number at pakitawagan nyo na lamang. And then guys, eto nga, ang kontrata po sa akin dito ni Sir Romel, napakamura na po nito sa halagang 15,000 pesos.